Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Malungkot ka ngayon. And para ba unstable? Pero victorious ka naman, matagumpay ka. Natagumpay ka sa competition man to or namatalo yung evil kasi para may sungay ito, no? Yung masama, ayan. And also, may napagtagumpayan ka. Yun nga lang, medyo unstable ka. Pero nagtagumpay ka. Hindi ka lang ganun ka-happy. Maring may kulang sa buhay mo, meron kang inaantay na wala pa rin. So, that's why unstable ka or ungrounded right now. More information about you. Queen of Cups, emotional ka. Yeah, you're emotional. And sensitive, nagiging sensitive ka ngayon. Ano pa energy mo? Anong main energy mo? Panghinayang, nanghinayang ka. May regrets ka. Nalulungkot. Bakit? Oh. Dahil wala pa kayong inaantay mo na mag-meet kayo ng person mo, na mag-offer sa iyo ng cup of love yung person mo, na mag-take na ng action yung person mo towards you, yung ex mo, may nakaraan kayo niyan. Ano energy ng person mo? Three of Cups. Celebrate. More information sa person mo. Mahilig siya sa enjoyment. Yung makipagbarkada, makipag-friends. Mahilig siya sa pwede ding mahilig itong makipag-relasyon sa iba-iba. Yun. Kaso lang parang hopeless siya. When it comes sa mga wishes niya, yung person mo na yan. Kung ano man yung sinisimula ng person mo, hindi nag-grow kasi parang, ano lang, parang enjoy lang sa kanya. Yung ganon. Ano pa energy ng person mo? Stress, may depression, na-depress. Ano pa energy ng person mo? Clouded yung judgment niya, pero nakarecover na din siya sa maring distracted yung utak niyan, distracted na kung ano-ano mga distractions sa paligid, mga ganun ba? Or maybe mga options, no? Or mga dapat yung gawin, ganyan. In reverse, Five of Pentacles in reverse. Recover na yan sa from being na-abandoned or may pinagdaanan niya sa buhay na nag-suffer siya, nagdusa, nahirapan, pero naka-recover na siya. More information sa person mo. Hindi niya na-recognize sa work niya. Ang gusto niya na ay parang happy-happy, ganyan. Hindi siya na-recognize. May pag-ano kasi itong person mo, may pagka-fake. At, pero hindi na din siya aloof ngayon or wala na siyang balak na pagtaguan or ghost tingin. Possible ikaw, pero hindi siya komportable right now. So, kung ano man yung situation niya, kung ano yung buhay niya, hindi siya komportable. So, yan. Hindi siya yung totoong siya. No? Maring depressed lang siya, kaya kung ano nung pinagagawa niya. So, yan. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, and same. Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ano ang feeling isang person mo sa'yo ngayon? Cold. That's your person. Cold siya. An emotional na set ng boundary. Ano ang feelings mo yun sa person mo? Ano ba ito? Bato upright. Wala nga. Upright pa yan. Ayo, guarded ka din eh. Defensive or guarded. Yan ang feelings mo.
Ano pa ang iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Gumawa ng deceit, mag-sneak away, ang umiwas, ganyan. Iwasan ka, yung ganyan. Takasan ka, ouch! Anong balak ng person mo sa'yo? Heartbroken ka? Masaktan ka? Depressed kasi yung person mo eh. Wala nga sa ayos yung buhay niyo ngayon. Ano yung darating sa'yo? Queen of Wands. Ayan, yung work mo, magsasucceed ka dyan. Kung ano yung trabaho mo, magtatagumpay ka. Mas lalo nga gaganda yung buhay mo. Mas lalo kang maging achiever. Mas lalo kang maging confident, no? Maging very attractive ka. Maging goal-driven. Mas lalo kang maging energetic, full of vitality. And ano pa? Ano pang and yung work mo, continuous yan, no? Continuous, you will put a hard work and effort sa kung ano man yung ginagawa mo. And what else? Ano yung papasok sa buhay mo when it comes sa love life? May new person for you? Wala. Dahil may mahal ka pa, yo. Meron kang wini-wish na parang wala ng pag-asa sa inyo. Ayaw na mag-effort sa'yo. Pero may possibility na you will have this. Like, Ten of Pentacles. With who? Yung sa wini-wish mong person. Yeah. Yung ayaw mag-invest sa'yo. Possibility naman daw. Yun nga lang. Let's see. Ano ang mapagbabago sa person mo? Magbago ba yan? Kasi ayaw mo ng iba. Possible na hindi. May tamang person ba for you? Destined? Or yung nakadestined para sa'yo? Meron. At mukhang may soul connection kayo with the death card. Mukhang malalim, no? May soul connection nga kayo. Ano, soulmate mo ba yan? Or twin flame, mga ganyan. Soulmate mo. Soulmate mo. Ma-feel mo yung parang flame, fire, extreme attraction sa isa't isa towards isa't isa. New person ba yan? It's a new person. And mukhang ano siya, stable, well-off, financial well-off, or maganda na yung buhay niya. Mukhang may pinag-aralan pa, maganda yung sitwasyon niya sa buhay. Hindi kagaya ng person mo na parang pariwala, pariwara, parang baka adik pa yon. Adik ba yung dati mong person? Adik na. May addiction siguro. Kung ano may addiction niya. Ganun talaga yung adik, guys. Parang wala nang direksyon sa buhay yan. O, tapos pasalitain mo, kalam talino. Mang bantay sa buhay ng iba, kalam talino. Nabuang na. Yun naman talaga eh. Buang talaga yung mga yan. Nasira na yung utak ng mga yan. Sa drugs, ano yung mga nagda-drugs. Ay, naku. Pero kala mo mag-ano, tingin na sarili na clever, talino. Yung pray high. Tumatalino daw sila sa drugs. Buang ka mo. Nabubuang sa drugs. Binubuang na ng drugs. Sira na yung ulo na sa drugs. Dami na tatamaan dito. Kasi, ayun. Dami talagang anong tao. Matamaan dito. Iba-iba. So, ayan. More information sa'yo. Anong mga papasok sa buhay mo? Maliban sa ganyan. Yun na nga yung tao, meron talaga kayong soul connection. Eto na ba yon? Pero in the near future pa ba yan? Oh. In the near future pa yan? Hindi. Maybe, malapit-lapit na, darating na yung soulmate mo. Hindi pa, oh. Maybe in the future, In the future pa, pwedeng magkaka
sama kayo nito sa trabaho, makakilala kayo sa trabaho, you will build something together, ganyan. Magkakasundo kayong dalawa and ma-feel yung intense attraction, no, with the death card here. Parang so mysterious. Na parang kinukonek kayo ng mysterious. There's a mysterious connection, no, between the two of you. So ano pa ang dapat mo malaman dyan sa nakatadhana sa'yo? Yan yung tinatawag guys na nakatadhana. Kahit na anong gawin ng iba, kung nakatadhana, iyan kung ano yung nakatadhana sa'yo, yan talaga ang para sa'yo. So kung nakatadhana sila sa kung ano man yung bagay na nakatadhana sa kanila, yun ang nakatadhana sa kanila. No? So ano yung nakatadhana sa'yo? Yung person na yan, na soulmate mo, yan ang nakatadhana sa'yo. Siya. Pwede. Siya ang nakatadhana sa yung soulmate mo. Siya nga, may pag-asa yan sa inyong dalawa. Siya kayo, isa, mukhang addict yan, pariwara sa buhay yan, yung isa mong person. At magiging a good provider ito. Ito nakatadhana for you. Itong dati mong person, walang kwenta yan. So, ito na lamang guys for collective readings. Sa mga bagwaan po dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button and sagrado yung notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading na ito.